Hello, what's up mga madamay? Babasahin akong short story. This is galing sa isang top commenter dito sa aking mga vlog. Ito na nga ang problema niya mga madam. Kailangan ko ng tulong nyo kasi hindi ko kayang mag-isa. Kasi napaka-complicated po ng kanyang problema and I'm not sure kung magiging tama po ba ang aking magiging advice sa kanya. So that's why hihingiin ko ulit ang inyong tulong na advice-an itong ating isang top commenter follower. Okay, babasahin ko na nga po. Good day, Native Filipina. Ako po ay isang masugid mong commenter. Gusto ko lang humingi ng payo sa iyo. Itago mo na ako sa pangalang Rose at wag mo na lang banggitin ang tunay kong pangalan. Ang problema ko ay tungkol sa akin na may afam na isang Black American. Mahigit isang taon na ang aming relasyon at mahal namin ang isa't isa. Pero ang problema ko ay hindi alam ng afam ko na may ka-live-in ako. Dati, tinanong niya sa akin kung may BF ba ako o asawa. Ang sabi ko wala. Dahil ayokong mawala siya sa akin. Kaya nilihim ko. Ngayon, gusto niya akong bisitahin. Ngayong taon na ito mismo. At sabi nga niya na it's time to visit you. Paano kung malaman niya na mayroon akong ka-live-in dito? Pero ang ka-live-in ko, alam na may afam ako. Kahit alam at nakikita ng ka-live-in ko, nakausap ko ang afam ko, wala siyang pakialam. Madam, anong gagawin ko? Nagdesisyon ako na i-give up ko na lang si afam ko kasi masasaktan lang siya at gagastos lang siya ng malaking halaga para makita niya ako. Hindi daw niya kaya na mawala ako sa buhay niya. Masasabi mo ba na scammer ako o fake ang pagmamahal ko sa kanya, madam? Sa totoo lang, mahal na mahal ko siya at ayoko sana na mawala siya dahil yun ang promise namin sa isa't isa. Minsan, i-block ko na siya at nagkasakit siya. Ang sabi, pinapatay ko na daw siya kasi nga nakokonsensya na ako sa ginagawa kong paglihim sa kanya. At ang sabi niya, wag ko daw siyang iwan dahil mahal na mahal nga niya daw talaga ako. Ano po ang gagawin ko, madam? Alam din ng mga anak ko at sabi nila, nakakaawa naman kung patuloy niyong ilihim sa afam mo. Kaya, nagdesisyon na ako, i-give up ko na siya, kaysa ipagpatuloy ko na maglihim sa kanya. May kasabihan nga na walang lihim na hindi nabubunyag. Ayoko na dumating na siya rito, tsaka niya malaman na may kalibin ako at mga anak. Ayoko ding masayang ang malaking gagastusin niya. So, tapos hindi ko maibibigay sa kanya ang hinahangad niyang kaligayahan sa piling ko. Alam kong mahal niya ako at kahit singko, hindi ako humingi sa kanya. Dahil ayaw kong masumbatan niya ako at gusto niya na pagbalik niya sa bansa nila ay ayusin ko na ang mga papilis ko para sumunod sa kanya. Hanggang dito na lang, madam, at masyadong mahaba ito. Salamat. At yun na nga, mga madam. Ang problema ni letter sender, bibisitahin na siya ng kanyang Amerikano this year. Kaso lang, hindi alam ng Amerikano na siya ay may ka-live-in at may mga anak. Okay? So, talagang mahirap po ang sitwasyon ng ating letter sender. Madam letter sender, ayokong maging upset ka kasi hindi naman tayo mga perfect ha. Pero ito lang ang unang masasabi ko sa'yo. Pag pinili nyo po si Afam, I'm so sure na masisira ang pamilya nyo. Kaya nyo bang ipagpalit ang pamilya mo kay Afam? Kasi I'm so sure na yung mga anak mo masasaktan. Kasi sabi mo nga, sila na mismo ang nagsasabi na nakakaawa yung Afam pag pinaasa mo. Okay? So that means, hindi sila pabor sa, kunyari iiwan mo yung papa nila para sa Afam na ito. Okay? Ganun yung pagkakaintindi ko sa story mo. Pero kasi madam, in the first place, bakit ka kasi nag-chat kay Afam? Eh, may ka-live-in ka naman pala. Alam nyo, madam, kahit yung ka-live-in mo ngayon, wala lang sa kanya yung pagkikipag-usap mo sa Afam-Afam na yan. Pero deep inside niyan, nasasaktan yan. Nagsiselos din yan. At may pangamba yan na darating ang araw na pupuntahan ka ng Afam. Pero sa initial na decision mo, madam, top commenter, na gusto mo i-give up na lang siya para hindi na siya gumastos pa ng malaki para sa pagbisita niya dyan sa Pilipinas. Agree ako dyan, madam. Kaya lang, kailangan mo yung ipaintindi sa kanya. Or, pwede mo din siguro siyang i-block na lang para hindi ka masaktan, paano mo ipaliwanag at paano yung reaction niya pag sinabi mo yung katotohanan. Kasi I'm so sure, masakit din yun para sa kanya. Sabi mo nga na hindi ka naman humingi ng pera sa kanya. So, ibig sabihin, yung afa mo,
ang na-invest niya sa iyo ay time and effort lang, and saka yung love na na-invest niya sa iyo. Walang pera, walang pinag-uusapang pera dito. So ngayon, kung ayaw mong masira yung pamilya mo, piliin mo yung pamilya mo. Pero kung hindi ka na masaya sa pamilya mo, I mean sa ka-live-in mo, kasi feeling ko kasi, madam ha, kasi feeling ko lang, I don't know if tama ako o hindi. Kasi hindi mo kasi magagawang mag-chat ng foreigner kung talagang happy ka, kung wala kayong problema ng ka-live-in nyo, okay? Yun ang nasa isip ko, madam. Biglang nabuhayan ako. Kung tama itong kutob ko, may something sa iyong ka-live-in na kaya ka dumating sa punto na nakipag-chat ka ng AFAM. Okay? So, kung ano man yan, madam, kung ano man yung problema nyo, kung hindi nyo kayang isolve yan, or kung hindi mo na mahal yung ka-live-in mo, you are free to choose AFAM. Pero, as initial na decision mo na i-block mo si AFAM, that means, mas mahal mo yung ka-live-in mo at yung anak mo. So, for me, madam, mas piliin mo yung family mo. Okay? Kasi yung AFAM, kailan mo lang yan nakilala kumpara sa pamilyang binuo mo kasama ang yung live-in partner, tapos may mga anak pa kayo. Okay? Kasi yung AFAM na yan, hindi natin alam kung talagang magiging happy ka dyan, tapos pinagpalit mo yung family mo sa AFAM na hindi mo pa gaano kilala, baka magsisi ka lang sa huli. Okay? So, madam, sana makatulong ang aking advice, at sana makatulong ang advice ng ating mga viewer. Thank you very much, everybody, sa mga advice. Bye-bye!